Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapabot po ako ng dobling paggalang sa ating pong iginagalang na mahal na Evangelista Wilde Estrada Almeda. At ang alaala po ng ating bilawid mama dear, hindi po natin malilimutan. At nagpapaabot din po ako ng paggalang at respeto sa beloved Almeda children, beloved in-laws, sa lahat po ng mga apo. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat po napabilang po ako sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Para po sa mga baguhan, mga minamahal, nung wala pa po ako dito sa banal na gawain, ako po'y parang butterfly. Kung saan-saan po ako dapo ng mga iba't ibang congregation. Saan-saan po ako dumadalo para po madagdagan ang aking pananampalataya. May hinahanap po ako, mga minamahal, na hindi ko alam. Nananalangin po ako araw at gabi, ang sabi ko, Lord, dalhin mo po ako sa buong-buong katotohanan na gawain. Araw at gabi nananalangin po ako, mga minamahal. Dalo po ako ng dalo sa ibang fellowship, nakikipag-usap ako sa iba-ibang mga pastors, sa iba-ibang mga, dumadalo kami sa mga, may dumating po na evangelist galing sa ibang bansa. Dumadalo po kami para po madagdagan ang aking pananampalataya. Subalit bigo ako, mga minamahal, yung aking pong inahanap, aking pinapanalangin ay hindi ko po nakakamtan. Subalit isang araw, mga minamahal, taong 1985, August po yun, krusada po sa dako po ng Central Park. Ang aking pong mahal na kapatid na panganay, siya po'y may follicular cyst at talaga pong sa uterus po, mga minamahal, na tunay po na sumasakit na po yung kalahating katawan niya at tunay na ayaw po niya magpa-ospital, ayaw po niya magpa-opera. Nakita po niya, mga minamahal, ang streamer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng Diyos. Dito po ay nagpapagaling ng karamdaman. Anong himala, mga minamahal, unang dalo ng aking mga kapatid? Nakaramdam po siya ng pagbabago. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po, mga minamahal, ay naghahanap ng tunay na kapayapaan. Hindi ko po alam kung saan ko hahanapin. Nagtatrabaho ko sa dako ng Makati, malaki ang aking sweldo, subalit nandun ang aking kalungkutan. Nandun ang aking paghahanap ng kapayapaan. Saan-saan ko dinahanap ang kapayapaan? Araw ng Friday, nandun po kami ng aking mga katrabaho sa diskuhan. Talagang wala pong pagbabago. Alam niyo po, pagdating sa aming boarding house, umiiyak ako. Sabi ko, Diyos ko, ayoko po ng gantong buhay. Gusto ko po yung mapayapang buhay. Ibigay mo sa akin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Yun po, mga minamahalin, natagpuan ko po dito sa Jesus Miracle Crusade. Oh, hallelujah, praise the Lord. Ang katunayan, mga minamahal, sa pagpalipat-lipat ko po sa ibang fellowship, hindi po ako tumatagal ng isang buwan, subalit, mga minamahal, ang Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapakita ng himala, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Sa katunayan po, mga minamahal, dito ko pa natagpuan ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus, ang kapayapaan sa puso't isipan. Ako rin po, mga minamahal, ay mayroong rheumatic heart disease. Since nung elementary po ako, may sakit na po ako niyan first year high school, matindi po ang aking karamdaman. Nawawalan po ako ng malay, nawawalan po ako ng hininga. Buwan-buwan mayroon po ako nga, may tinuturo po sa akin na penicillin para po sa aking puso, sari-saring gamot ang aking iniinom. Ang sabi ko po sa aking malay na, ayoko nang magamot, ayoko nang magpagamot dahil napakahirap po na tinuturo ka ng penicillin. Napakasakit, halos ilang oras akong nakahiga dyan sa ospital pa, hindi po ako makabangon sa sobrang sakit na tinuturok sa akin. Hindi na po ako nagpagamot, mga minamahal, pero ang Diyos na ating pinaglilingkod ko ay Diyos na buhay, mga minamahal. Right. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Jesus, ang rheumatic heart disease. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ano po ang katibayan, katunayan, mga minamahal? Ebidensya na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay kinukuha ng aking mga asawa sa dako po ng Saudi Arabia. Nag-undergo po ako ng medical examination. Nung first examination ko po, mga minamahal, may narinig po sila sa aking puso. Sapagkat yung puso, yung aking pong daluyan po ng dugo ng aking puso, yun po ay barado. Lumalaki po ang aking puso, alam niyo po, mga minamahal, sabi na hindi daw, mayroon daw po silang narinig. Subalit hindi po ako po'y nanampalataya. Ang sabi ko po, mahal na Panginoon, kung kalooban mo po na makarating ako sa dako ng Saudi Arabia,
clear po ang magiging clear po, maging negative po, mga minamahal, ang aking resulta ng physical examination. Nagkaroon po ng second opinion, mga minamahal. Nag-2DA ko po ako. Alam niyo po, bago po ako mag-2DA ko, humingi po ako ng panalangin sa ating kagalang-galang na mahal ebanghelista. Nag-fasting po ako ng araw na yun habang ako po ay tinitingnan ng technician. Ang sabi ko po, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nanampalataya po ako na ako'y walang karamdaman. Kinabukasan kinuha ko po ang resulta ng aking 2DA ko mga minamahal. Ang nangyari po, negative, wala po akong karamdaman, wala po akong sakit sa puso. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang kaparaanan mga minamahal para nakarating po ako sa dako po ng Saudi Arabia. Tunay po mga minamahal, ang Saudi Arabia mga minamahal ay napakahigpit na lugar, lalo-lalo po ang Riyadh. Nandyan po ang hari talaga po nga, mahigpit po, bawal po ang banal na gawain doon. Subalit sa ating pinakamamahal na Panginoos mga minamahal, wala pong imposible. Ang lahat po ng imposible ay nagiging posible. Bakit po mga minamahal? Nagkaroon po ng unang-unang Bible study sa dako po ng Riyadh. Nagsimula po kami, apat at kalahati lang po kami, ang anak ko po maliit pa. Alam niyo po, nagsimula po kami, ang amin pong gamit mga minamahal, palakpak lamang, wala po kaming instrumento, walang kahit anong gamit. Subalit tinunod namin ang kalooban ng ating pinakamamahal pa Jesus, tuloy ang gawain ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kahit po palakpak lamang ilang pirasong papel ng awitin mga minamahal, sinusunod namin ang kalooban ng ating pinakamamahal pa Jesus. At tunay po sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na mahal ibang lista, nagpatuloy po ang panalagawain sa dako po ng Riyadh. Mga minamahal, napakaraming pagsubok ang aming dinanas sa lugar na yon. Mayroon po mga minamahal panahon na kami po ay kumontik ng mahuli ang pastoral house. Sapagat lahat po ng mga workers doon ng mga illegal, kinakatok po ang bawat bahay ng mga pulis. Iniisa-isa po lahat yung mga bahay na yan. Nagkataon po mga minamahal, nandun po ako sa trabaho ko sa ospital. Tumawag po ang mga beloved sisters na sila po lahat mga halos takas po mga minamahal. Wala po mga ikama. Pero mga kapatiran po sila, tumakbo po sila lahat sila sa pastoral. Alam niyo po mga minamahal, nakita po nila yung pong sasakyan ng pulis, doon po ipinarada mismo sa gate po ng pastoral house. Ang sabi nila, ate, anong gagawin namin? Nandiyan na mga pulis, kinakatok na bawat bahay ng katabi natin. Hinuhuli na ng mga pulis. Alam niyo po mga minamahal, wala tayong magagawa kundi humingi at humingi ng awa sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpuri sila, nagpuri na nagpuri. At yun pong ating pastoral house, ni isang katok, hindi po kinatok ng mga pulis. Hallelujah, praise the Lord. Pero tunay po mga minamahal, nagkaroon po ng anniversary sa dako po ng Riyadh. Ang naarkila po namin mga minamahal ay isa po nga venue ng sabi po ng Haris o Gwardiya mga minamahal, ito po ay safe at talaga pang pwede kaming gumamit ng mga drum set mga minamahal. Nung na po nagtutugtugan na po, malayo pa lang po, joyful pa lang po narinig na namin, nagsundo po kami ng mga kapatiran. Malayo pa lang po narinig na po namin ang malakas na tugtugan sa doon po sa venue na dinadaos ang anniversary. During testimony mga minamahal, dumating na po ang mutawa, ito po yung spiritual police na kinakatok po ang venue sapagkat sobra daw po lakas ng tugtugan. Ang sabi, lumabas dyan yung, kung sino yung nangunguna, sino yung matanda dyan. Alam niyo po, malahat ng mga kapatiran na galing po sa ibang outreach, nilalapitan na po ako. Ang sabi nila, ate, lumabas ka na. Lumabas na kayo doon, kausapin niyo yung mga mutawa sa labas. Sabi ko, wala akong magagawa doon. Tapos alam niyo po mga minamahal, hindi po ako natatakot doon sa mutawa na sa labas. Natatakot po ako doon sa kakantahin namin sa mimers po mga minamahal. Nanalangin ako sa Malapanginoon, huwag mo po kami pabayaan, Malapanginoon, sa mga oras. Napakarami pong bisita, napakarami pong kapatiran na dumalo sa anniversary na yun, mga minamahal. May bumulong po sa aking kanang tenga, ang sabi po ng boses, huwag kayong matakot, covered kayo na prayer ng Malapastor. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, lalo po akong tuhapang. Sabi ko doon sa mga kasamang brothers po talaga pong galing po sa ibang outreach sa Saudi Arabia po mga minamahal, talaga pong takot na tahihintakutan na po talaga sila dahil kung kami pa'y mahuhuli mga minamahal, either kung anong gawin sa amin ng mga pulis, huliin kami, ikulong kami lahat, mawawala ng trabaho, lahat ng nandung mga tao. Subalit mga minamahal, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito yung pong ibang mga brothers mga minamahal, pinupuntahan po si Brother LP,
Nakaluhod na po siya, mga minamahal. Ang sabi ng mga brothers, kuya, lumabas ka na sa labas. Nandiyan na yung mga mutawa. Kausapin mo sila, ang sabi po ng aking mahal na asawa. Hindi ako lalabas dyan, preaching na. Mawawalan ako ng anointing. Kung kakausapin ko sila, mawawalan ako ng anointing. Wala akong magagawa, pero ang Diyos mayroong magagawa. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po mga minal, hindi kami lumbas. Wala kaming pinalabas kahit sa walang lalabas, walang makikipag-usap. Diyos ang bahala sa mga umutawa dyan sa labas. Bahala ang malapanginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, tunay na ang Diyos ay mapag-ingat na Diyos. Umalis po sila mga minamahal, hindi po kami hinuli. Tuloy-tuloy po ang banal na gawain, tuloy-tuloy po ang anniversary. Kaya po, totoo po ang paglilingkod sa gawain ito. Hallelujah, praise the Lord. Minsan po mga minamahal, meron po tayong bisita po doon sa venue po, doon po sa pastoral house, may bisita po tayong isang choir director po ng iba-ibang fellowship at tunay po na dumalo po siya. Ang sabi po niya, ngayon lang ako nakadalo sa Jesus Miracle Crusade, ganito pala ang gawain. Kahabagan mga minamahal, hindi man po kami karapat-dapat at tunay na hindi po kami karapat-dapat bawat member po ng Jesus Finest Generation Choir sa dako po ng Riyadh. Habang kami po ay umaawit, mga minamahal, yun po nga, choir director, ang pakinig po niya sa aming awitin ay napakaganda. Wala pong bilan lang po ang may maayos ang boses sa amin. Talaga po, mga minamahal, ang sabi niya, ang ganda ng inyong awitin, para kayong mga anghel na umaawit. Hallelujah po sa Lord. At yung isang brother, mga minamahal, nakita po niya, mga minamahal, yung pong Jesus Finest Generation Choir Riyadh Outreach, mga minamahal, tinabunan po ng napakapakapal na ulap. Hindi na po nila kami makita, mga minamahal. Grabe po ang kapuspusan ng ating pinakamamalapang Jesus. Habang tunay po, mga minamahal, kaya pala sabi ko, bakit ganun grabe? Halos matumba po kami sa pulpito sa pagpaawit, mga minamahal. Natuloy po na kami po pala sinamahan ng ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah po sa Lord. At isang araw, mga minamahal, nagkaroon na naman po ng hulihan sa dako po ng Riyadh. Lahat na naman po ng mga fellowship pinatitigil. Isa po si Dr. David, nakasama ko po sa ospital. Sabi niya sa akin, Luchi, stop your gawain daw po. Sabi ko, hindi namin ititigil ang banalagawain. Tuloy ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Walang makakapigil sa amin. Yan ang tinuro ng aming kagalang-galang na malamang itinulista. Hallelujah, praise the Lord. May ulan, may bagyo, may lindol. Tuloy ang gawain ng ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, that time po na mayroon pong problem na naguhulihan na naman po sa Riyadh, may nakita po ang isang brother na napakalaking anghel. Nakaluhod po, mga minamahal, nakayuko po sa pulpito. Nasa kasama namin, nagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. At isang brother ang nakakita, mga minamahal, isang anghel na malaki, na may dalang sword, na tunay, mga minamahal, nakahandang lumaban para sa anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sinasamahan po kami ng mga anghel sa dako ngayon, sa unang panalangin ng ating kagalang-galang malibanghista, mga minamahal. Isa pa po, mga minamahal, meron po tayong mga baguhan na mga African sisters po, galing po sa Eritrea, mga minamahal. Tinundo po namin sila sa dako po ng Batha. Ito pa isang Filipino place po doon sa dako po ng Riyadh. Alam niyo po, nung sinundo na po namin, pagsakay po nila sa sasakyan namin, yung po tatlong sister, bigla pong nag-iyakan lahat. Nag-iyakan po sila sa likod ng coach, sa likod po ng sasakyan. Nagulat po kami ng aking mahal na asawa. Sabi po, what happened? Anong nangyari? Sabi niya ganun, the presence of the Lord is here in this car. Sabi niya, the presence of the Lord is in this praise car. Ang iyak po sila ng iyak. This is the first time, sabi niya ganun, na naramdaman nila ang presensya ng pinakamamahal pa sa kotse pa lamang po, mga minamahal. Nung po pumasok kami hindi po sila mahimasmasan hanggang bumapasok po kami sa pastoral house. Alam niyo po, nung pagpasok po na, lalo, grabe po yung iyakan nila, akala nila kung ano nangyari. Sabi ko, napos po sila sa sasakyan. Pagpasok po nila, mga minamahal, doon sa mismong praising area ng Riyadh Outreach, mga minamahal. Pag-open po namin ng pintuan, nagpupuri na po ang ating mga minamahal, mga kapatiran. Yun pong tatlong sister, halos lumaglupagi po, mga minamahal, sa carpet na lang, lagluhod po, mga minamahal, ang sabi nila,
Nandito ang presensya ng ating pinakamamalapang Jesus. Ito lang ang church na nadaluhan namin dito sa dako ng Saudi Arabia na grabe ang moving ng ating ng pinakamamalapang Jesus. Kaya tunay po mga minamahal, ipinamalita nila kahit saan po mga minapinamalita nila na totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mayroon po tayong, mayroon po kami nahayuan doon mga minamahal. Isa po siyang head nurse at isa pong malaking, napakalaking ospital sa dako po ng Riyadh. Ito po isang Indiana. Ang asawa po niya isang pastor, mga minamahal. Narinig po niya ang mga patotoo dito sa Jesus Miracle Crusade. May dala po ako mga minamahal na mga magazine, magazine po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipinahiram ko po sa kanya yun mga minamahal. Binasa niyo po lahat ng testimonies doon. Alam niyo po mga minamahal ang ginawa niya. Siya mismo ang nagpapatuto sa ospital. Dala-dala po niya ang magazine ng Jesus Miracle Crusade. Ang sabi po niya sa staff niya, basahin mo ito, basahin niyo ito. Makikita ninyo, ito ang totoong church, ang Jesus Miracle Crusade. Ang totoong Diyos na Indian, naghihimala, nandito ang mga himala, basahin niyo yan. Kaya po mga minamahal, yun po magazine na dala-dala ko, mga 5 piraso po yun mga minamahal. Umiikot po yun sa buong ospital. Pinababasa niya sa kanyang staff. Pinapakilala niya na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Lord, Diyos na mapagpala. Hallelujah. Praise the Lord. Na tunay po, may one time mga minamahal, isang buong congregation ng mga Indiano na dala po natin sa banal na gawain. Dumalo po sila. Nakita po nila. Nakakaiba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Praise the Lord. At tunay po na napakalaking pagpapala po mga minamahal. 16 years na po sa darating po na November 25 ang Jesus Miracle Crusades Riyadh Outreach mga minamahal na tunay po na pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus. Himala po mga minamahal. Yung pong isa po namin na bautismohan na isang beloved brother na galing po sa isa ibang fellowship mga minamahal. Ayaw po niya magpabautismo. Ano na lang kinausap po namin siya. Walang mawawala sa iyo kung magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mayroong mawawala sa iyo. Ang lahat ng karamdaman mo, problema, mawawala. Pero dadagdagan ka ng mahalapang Jesus. Pag-iingat sa buong buhay mo. Yeah. Pag-iingat sa iyong pamilya. Alam niyo po mamaya nagpabautismo siya. Gabi na. Inabot na kami ng gabi sa pagpapaliwanag sa kanya. Nung inilubog po siya sa tubig, mga minamahal, pag-aho niya, biglang bumukas ang langit, nakita niya liwanag ng mga anghel, nag-aawitan, nagbubunyi sa isang anghel, sa isang kaluluwa na binautismoan ng ating sa dako po ng Riyadh Outreach. Kaya po mga minamahal, totoo po na ang Diyos natin pinaglilingkuran ito ang nag-iingat. Ang akin pong mahal na asawa, mga minamahal, siya po ay nahulog. 14 feet high po, mga minamahal. Tinitingnan po niya yung lalagyan po ng tanki po ng tubig sa dasalak po ng pastoral house kasi kinabukasan po gawain. Kailangan po namin magkaroon ng tubig kasi kung wala pong tubig, papadeliver po kami. Alam niyo po, pagbaba po ng aking mahal na asawa, yun pong hagdan na tinutungtong niya, ito po ay nadulas. Pagdulas po mga minamahal, bumagsak po ito, bumagsak ang aking mahal na asawa. Pagbagsak po niya mga minamahal sa semento, tumama po ang kanyang ulo doon po sa pinakahagdang na bakal na hagdan. Nabiyak po ang ulo ng aking mahal na asawa. Biyak po ito. Napakalaki po ng sugat dito. At siya po'y nahandusay, mga minamahal. Wala na po siyang malay. Nakita po siya ng brother. Akala po ng brother, may bumagsak lang na hiyero doon sa baba. Pagdating, pagkita po niya, nakita po niya si ang aking beloved husband na nakahandusay, napupuno po ng dugo. At ginising po niya, nagising pa po ang aking mahal na asawa na dala po sa loob. At kami, tinawagan po ako, nag-video ko, kita-kita ko po lahat ng dugo na umaagos sa kanyang ulo, mula sa kanyang ulo, puno-puno po siya ng dugo, hindi po siya makilala. Alam niyo po, mga minamahal, ang unang ko pong ginawa, tumawag po ako, nag-message po ako sa ating mahal na pastor, sa ating pong beloved children, mga minamahal. After po ng prayer ng mahal na pastor, ng beloved children, mga minamahal, yun pong dugo na umaagos sa ulo ng aking mahal na asawa, ito po ay tumigil bigla. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, dinala po ang aking mahal na asawa sa ospital. Sinitiskan po siya, tininan po yung ulo niya. Ang nakita po sa kanyang ulo, yun pong kanyang biyak po itong ulo niya. Subalit wala po mga minamahal, basag ang kanyang bungo. Yun pong kanyang utak, mga minamahal, pumasok po sa likod. Ito pong kanyang pinakanoo, nawalan po ito ng laman. Ang sabi po ng mga doktor, kailangan daw po siyang operahan. Kailangan siyang tanggalin po yung dugong na mumuo sa kanyang ulo. Subalit hindi po pumayag aking mga asawa, ayoko, sabi niya po sa mga kapatiran, huwag niyo akong iwanan dito sapagkat pakapag natulog ako,
biyakin nila ang ulo ko. Alam niyo po mga minamahal, kumirma po siya ng waiver na nakatunayan na walang pananagutan ang Roosevelt kung anong mangyayari sa kanya mga minamahal. Sa himala, sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na malabang lista mga minamahal, ang akin pumahal asawa ay pinagaling ng pinakamamalapang sus. Ang kanyang utak ibinalik ng mahal na Panginoon sa dating pwesto. Pinagaling ang kanyang sugat na nakanganga mga minamahal. Hindi po yan tinikus ang naghilom mga minamahal. Kaya po wala pong lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang sus. Lahat po pagpapala mga minamahal para po sa mga baguhan. Ito po ang umpisa na inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon sus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating pinakamamalapang sus. Hallelujah, praise the Lord.